ng tips from the top, tip-top, tippity-top, cream of the crop of Nworld. Special guest, Mr. Facebook King himself. Thanks for watching, guys, sa mga nanonood at hindi pa sila Nworld. I hope, okay, I'm very sure kakailanganin mo rin kami. It's about hindi lang sa pag-earning, okay, hindi lang sa side income, okay, pati yung pag-maintain ng ating health and beauty. I'm sure kakailanganin nyo kami. Thanks for watching. Uy, ang aking great true love, yes, nanonood. Grabe. Si Mrs. Worldwide na ngayon ay nagpe-prepare na dahil babalik ulit sa Europe. Yes, grabe. Dahil na-miss niya raw yung gelato. Yeah. Yung ice cream. Ready na, Jing Paredes. Okay, pang lima, guys. Mr. Facebook, lima na yung ready. So, lima na. Sampu na lang kulang. Sampu na lang. Simple lang naman. Kukomment lang naman yung ready na, eh, no? Ng top tips. Tips from the top of Nworld. Tuturuan tayo ni Mr. Facebook King kung paano kumita ng 7 digits a week. Yes. Siyempre, doon tayo sa pinaka-top. Okay, doon tayo sa may result. Makinig para tayo rin. Ganun din, magkamagandang resulta. Okay? Kasi nga, sabi natin, matagal na ako ready, Sir Arthur. Sabi ni Mrs. Worldwide. Grabe siya, oh. Pang-anim na ready na. Shout out sa aking great true love. Kamusta ka dyan? Kamusta ka? Aking mahal. I'm sure nami-miss mo na ako. So, umikot lang kami. Iniikot namin kayo sa Old Town. Ayun, may nakasalubong kami dito, mga artista. Okay, Mr. Ang galing. Mag-picture. Mr. AJ Liao. Hi. One of our Alpha Directors. Sakto, manghihingi rin tayo ng tip sa kanya. And Mr. Roland Perez. Yep. Top 9, top 9. Okay. So marami tayong mahihingan ng tip. Ay, hindi, dito nga tama. Tip from the top. Tip-top, tippity-top. Cream of the crop of Nworld. Okay. Like nyo, guys. Okay. Para kami konti na lang. Mapagbigay na kami. Tatlo lang. Ay, dalawa lang. After this, papunta tayo ng Munich, Germany. Dalawa lang kayo magkasama? Kumain na kayo? Kumain na. Ha? Dadaan pa tayo. Hindi na. Hindi na diretso na. Ay, ba? Ayaw. Dadaan pa tayo dun. So, ano? Papalit natin to? Euros? Outlet, sinasaksakan yun. Hindi, credit card na lang. Pwede na lang. Oh, no, mas safe, no? Hmm. Ang corona lang dito, naman. Ang daming pera kung ano-ano. Ayun, no? May iba-ibang currency. Oh. Ang dami mong pera. Ang dami mong corona. Oo nga eh. Outlet ka, sama ka sa amin at ubusin natin yan sa pork knuckle. Nag-aalam kami ng pork knuckle eh. Nag-breakfast na ba kayo? Mukhang tatagal dito si Sir AJ. Ang daming pera, grabe. So, ang palitan ng pera, ito, trivia lang. Hindi pa. Ayun, punta tayo. Punta muna kami. Sige. Baka doon tayo makakita ng pork knuckle. You can ask, ano, you can ask Lian. As, alam nila ako sa knuckle. Dito kasi, sarado pa. Doon doon sila kumain eh, malapit sa ham. Eh, sawa na ako doon sa breakfast natin, guys. Diba? Puro egg, bacon, sausage. Wala bang turon? Turon. Guys, comment mo dyan kung ano yung pinaka-favorite mong Filipino food at gutumin mo kami. Tulog ka kagabi ah. Oo, natulog ako. Pagod. Whole day kasi tayo naglakad eh. Nag-shop. Ito, dito mo na binili? Hindi, ito yung binili ko sa Amsterdam. Aha. Ayan na ang tips from the tip-top, tippity-top, cream of the crop. JRDWA, thanks for watching. Anyway, magbibigay na tayo ng tip. Sakto kasi may dalawang top dito. Tatlo na yung top. Okay, tip number one na ibibigay ko po sa inyo. Salamat sa mga nanonood ah. I really appreciate it. Tip number one is to duplicate. Okay?
Duplicate, ibig sabihin nun, to repeat something that is seen. Okay? Pero be careful sa pagdu-duplicate. Kailangan, okay, pag nag-duplicate ka, okay, see to it na hindi na-duplicate mo, okay, kita mo yung result. Okay? So, pag nag-duplicate ka, tandaan mo lagi, kailangan clear yung result, kung bakit mo ginagawa yung action na yon. And syempre, pag nag-duplicate ka, be careful na wag mo nang babago-baguhin yung ginagawa mo. Kasi, when you duplicate, lalo na from the top, yung ginagaya mong action, ibig sabihin, proven na yon. Kaya namin ginagawa yon, kaya namin pinapagawa sa inyo yon, kasi that is proven and tested. Okay? Scientifically proven na yan, meron na yung result, kaya kami nakarating dito. For perfect example, papunta ako ng Baguio, or papunta ako, nandito kami sa Europe, papunta kami ng from Bremen, Germany, papunta kami ng Krakow. Okay, we took a car, nag road trip kami, alam na namin yung daan. So meaning, mas mabilis ka makakapunta doon dahil alam na namin yung daan eh. Alam na namin kung saan yung lubak, alam na namin kung saan yung border ng Poland at Germany. So all you have to do is to follow it. Ngayon kapag ka, nag-swerve ka, nag-exit ka sa ibang exit dahil gumagawa ka ng sarili mong daan, sarili mong way, mas natagal ka, mas babagal ka pa. So all you have to do is to duplicate. You need to trust doon sa mga coaches nyo. Dahil yung mga tinuturo namin, hindi yan basta-basta lang na yun lang yung program. May deeper po yan. Meron po yung result na nangyari, kaya namin ito tinuturo sa inyo. Hindi lang yan alachamba, guys. Okay? So, hihingi ako ng konting input dito sa katabi ko ngayon, Mr. Hello, Roland everyone. Perez. So, ano masasabi mo sa tip number one, duplication? Duplicate. Tama-tama yan kasi hindi na yun ano eh, hindi na yung questionable sa amin. Pero dagdag ko lang yung sinabi ni Mr. Worldwide. One of the reason din bakit lumalaki sa grupo aside from duplication is by keeping it simple. Yes. Para mas madaling magaya ng grupo. Into. Yes. Ayan. So kunyari, if someone join your organization, turo mo lang yung pinakasimple yung bagay para madali niya maintindihan. Okay? Madaling magaya, madaling ma-duplicate. Thanks. Yes. Thanks sa input, Blue Mamba. Si Mr. AJ Liao. Tama yan, no? So, pag dinuduplicate mo, kasi pinasimple na rin yun ng mga coaches mo, no need na gawin mong komplikado yung isang bagay o isang action or isang program o isang strategy para mas madaling magaya lalo. Okay? So, tip number one is to duplicate. Okay? Tip number two. Okay. Tip number two is you need to learn. Okay? Lalo na dun sa mga first-timer sa ganitong klaseng industry, direct selling, multi-level marketing industry. Like for me, wala namang pinanganak na seller ka agad, direct seller ka agad, or marketer ka agad. Wala namang ganun. When we started this kind of business, pinag-aralan talaga namin. There's no shortcuts sa ganitong business. Kailangan mo pag-aralan from prospecting, from invitation, from product demo, from sales presentation. Lahat kailangan mo pag-aralan. You need to learn. Every day dapat natututo ka. Every day dapat you move forward. Okay? Kay, i-absorb mo lahat ng dapat pag-aralan. Pag-aralan mo maigi. Okay? So, you need to learn. That is tip number two. Kailangan mo magbasa. Kailangan mo manood ng mga video. Kailangan mo umattend ng mga training. Kailangan mo makinig sa mga top. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, this is one way of learning. Kailangan mo magtanong. You need to ask pag meron kang mga hindi alam. Libreng-libre magtanong. Yan ang pinakamagandang, pinakamadaling gawin pag may hindi ka alam. Kailangan mo magtanong. Okay, so tip number two is you need to learn. So hihingi ako ng konting input dito sa aking katabi, isa sa mga alpha director natin, Mr. AJ Liao. Hello guys. Learn.
So, kailangan nila matuto, yun yung tip number two ko, sir. Ano po bang pwede well, nyong mabigay na input? Maybe I could madagdag natin about learning. Maganda siguro dyan is to stay humble. Tapos, yung mga nalalaman natin, isang tabi muna natin. Kasi mahirap matutunan ng isang bagay kung masyado na tayo marami. Agree. So, especially for those first-timer, lahat naman tayo galing sa iba't ibang industry. Some of you maybe are working or doing business. Bagamat negosyo rin to, pero syempre ibang field to. So dapat, humble tayo. Yung mga natutunan natin before, tabi muna natin, hindi na mawawala yan. Bagkos, ito namang pag-aaral natin, makakatulong pa sa atin, magiging dagdag na kaalaman sa inyo to. No? Mahirap magsalita ah. Malamig dito. Malamig. Makakit pa tayo. Lakad pataas anyway, O papunta kasi kami ng, Charles Bridge. Madagdag ko lang ng konti no, about kanina sa sinabi mo sa duplicate. Narinig ko yung may sinishare kayo kaninang dalawa ni Roland na about listening to your mentor, to your upline, duplicate lang yung ginawa ng mga uplines ninyo na naging successful. Parang ganito kasi papunta kami ng Charles Bridge. Siyempre, turista kami rito, hindi naman namin alam yung pasikot-sikot. So meron kaming Google Map. So in-input namin doon kung saan namin gustong makarating. Parang ganun doon sa business natin. Ano bang goal mo? Ano bang gusto mong marating dito? Ano bang gusto mong i-achieve? Diba? So, kailangan upuan ninyo yung dalawa ng upline mo para maturo ang kanya, mag-guide kanya kung ano yung paraan o ano yung gagawin mo para marating yon. Parang ngayon ito, tingnan mo. Yes. Sinusundan namin to. So, kahit na hindi namin alam yung lugar dahil meron kaming mapa, meron kaming roadmap. So, yun. Dire-diretso lang kami. Sinusundan ko kung saan tinuturo sa akin ng araw. Ngayon, eto na. Pakita mo sa kanila kung nasa na tayo. Pakita ko sa inyo guys. Ito yung entrance ng Charles Bridge. Eto na ngayon yung Charles Bridge. Diba? So, darating na namin. That because I simply followed yung roadmap. So, example nun is basta makinig ka sa mga taong nakarating na naging successful na sa uplines mo, sigurado mararating mo rin kung ano yung narating nila. Diba? Simpleng-simple lang naman eh. Simple, pero kung medyo matigas ang ulo, magiging mahirap para sa'yo. Simple, pero kung makikinig ka, sigurado, walang ibang pupuntahan kundi yun. Yes. Right? So, nandito na kami ngayon sa isa sa mga monuments. Bridge, pati na red sa ito. Okay, sa mga... So, guys, dalawang tip na yung naibibigay namin. Tatlo na lang. Anyway, bago kami magbigay, magpo-photo ops muna kami. Ulit dito sa Charles Bridge, dito sa entrance. So, sino muna? Ano yung cellphone nyo? Sabay-saba. Tingnan nyo nga guys kung maganda yung kuha ko. Ay, ba't ganun? Yun. Thanks bro. Oh, pwesto. Ikaw, ibaba. Atras ka konti. Atras. Yan. Saba. Teka, may dumaan sa harap mo eh. So yun naman. Kita. Ayos.
So guys, photo ops muna ha. Antayin nyo yung tatlo pang tips. Yeah. He's off Roland. That's it. Yes, bagong Ultra Boost. Yan ba yung pinuntahan nyo sa ano, Adidas? Hindi. Doon sa ano, sa Palladium. Ah, yung sa train, nag-train pa kayo? Ito yung ano, sa Palladium, yung nag-train kami. Iba ba yun? Tatlo. So inubos mo na naman yung laman ng store? Grabe, bago shoes oh. Yan. Bago dapat? Yan. Tara. Ako naman. Guys, stay tuned. We'll be back. Gagamitin ko lang yung phone ko magpicture. Guys, stay tuned. We'll be back. Gagamitin ko lang yung phone ko magpicture. So guys, this is part 2 of tips from the top. Right now, nandito na kami sa Charles Bridge. Papunta kami ng Prague Castle. Ayan yung Charles Bridge. So makikita nyo, Stations of the Cross yung nandito dito sa bridge. May mga saint. So oh, photo ops. Galing, no? Tama, mag-busin. Yan, no? Guys, nakakatuwa dito kasi merong bibe. Tatlo sila. One. Ayun. Two. Angatlo, ayun. Sana yun? Teka. Sana yun? One. Two. Tapos yung isa. Yun. Three. So may tatlong bibe dito. Hanapin nyo kung saan dyan yung leader na bibe. Yung may pakpak sa gitna. So, nandito kami na sa Prague, sa Charles Bridge. Lagpas na kami sa Old Town. So, again, this is Mr. Worldwide, Mr. Facebook King, our APA Director, AJL Yao, yep. Blue Mamba, Roland Perez, and you're watching Tip from the Top, Tip Top, Creepity Top, Top Cream of the Crop of N-Word. Okay. So far we've given 2 tips. Okay, teka, mag-GoPro lang muna kami. So far we've given 2 tips. 2 tips. One is you need to duplicate all your coaches, top leader, duplicate what they are doing na may results, good results. Then 2 is you need to learn, read books, attend webinars, watch videos, attend trainings, okay, ask questions, drill, take notes. Yan yung mga kailangan natin gawin. So, number 3. Okay, ito magandang tatanungin ko nakasunod. Siyempre, tip. Top, number 3. Top. Ali top. So, is you need to hustle. Yes. You need to hustle every day. Kailangan mong gawin talaga to. As in araw-araw, walang pahinga. Hanggang maging ito na yung pinaka-habit mo. Which is yung selling products, product demo, kailangan mo talaga gawin. Okay, anything that is worth doing,
anything that is worth doing is worth doing every day. Kailangan mong araw-arawin yan. Just like nung pag-toothbrush. Kailangan mong gawin yan para maging malinis yung ipin mo. Kailangan mong maligo para maging malinis yung katawan mo every day. Ganun rin sa pag-N-word. Ganun rin sa pagsiselling. Ganun rin sa pagiging successful. You need to maintain it. Katulad ng hygiene natin, you need to maintain it. Araw-araw, as in araw-araw, day in, day out. Kailangan mo talaga mag-hustle. Hindi pwede yung kung kailan mo lang naisipan, dun mo lang gagawin. Hindi pwedeng ganun. So, if you want to be on top, kailangan, you need to hustle every day. Kaya nga meron akong quote, di ba? Every day I'm hustling. So, araw-araw talaga, as in araw-araw, walang mintes. Holiday, malakas ulan, maaraw, lahat. Kailangan mag-sacrifice kung gusto mong maging top. You need to be willing to sacrifice kung ano yung mga kailangan mo i-sacrifice. Kailangan mo sacrifice yung energy mo, yung time mo, yung onting mga birthday, yung mga onting movies na kailangan mo palagpasin. Anyway, meron namang download. Pwede ka naman mag-download, may live stream naman. So, may mga papalagpasin ka talaga, may mga sasakripisyo ka talaga para makuha mo yung mga gusto mo. So, third tip, hihingi ako ng konting input about kay Mr. Facebook King about sa hustling, Mr. Facebook King. About hustling, kailangan everyday. Katulad ni Mr. Facebook King, grabe to. Siya yung roommate ko, guys. Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Pagkagising, may kausap ka agad sa Facebook, mag-encode. Pagka-tour, pagkatapos ng tour, diretso siya sa computer, may kausap na naman ulit sa Facebook. Okay? So, grabe. So, nakakatuwa kasi ibang klase, ibang level yung action niya. Talagang, kung bakit siya nasa top 1, talagang deserving talaga. And hindi niya pinapabayaan, hindi siya nagpapabaya. He always maintain yung hustling attitude. Okay? So, anong tip mabibigay mo about hustling? About hustling. Okay, so nakikita nila na napakasipag ko. Sa ngayon, para sa akin is parang hindi na siya ano eh, hindi na siya trabaho eh. Kumbaga lifestyle na eh. Kaya nga in short sabi nga hustle until work becomes lifestyle. Okay? Galing so, ganun lang kasimple yun. Agree. Ngayon, parang hindi na ako nagtatrabaho. Parang automatic na sa katawan ko. Parang ano, nag-enjoy, naglalaro. Pero kung mapapansin mo, or kung ano, para may information lang kayo, grabe yung ano hardship na nagsisimula. Pero, syempre, ito yung pinaka-importante. Alamin mo kung bakit mo ginagawa ng Nlighten. Kasi, sobrang mahihirapan ka. Kasi kapag nahirapan ka at wala, hindi mo alam yung ano mo, yung why mo, kung bakit mo ginagawa ang Nlighten, madali kang susuko. Kaya nga ano eh, hindi kami huminto. Kasi simula pa lang. Teka, ito muna natin. Ayan. Magsishades muna si Mr.Worldwide. Medyo maaraw na kasi. Yes. Yes. Maaraw na malamig. Maganda sa life. Ayan, saan nga ba? Ayan. Naging lifestyle na niya yung pag-hustling talaga. Yes. Naging habit. Ayan. So, yun yung pinaka-importante. Pinaka-importante yun. Alamin mo kung ano, kung bakit mo ginagawa ang Nlighten. Para saan ba yan? Kaya hindi kami sumuko, kaya hanggang sa naging successful kami, kasi hindi kami sumuko, alam namin yung bakit namin ginagawa ang Nlighten. Hindi lang Facebook, para maging successful, napakaraming way. Pero para ma-discover mo yun, kailangan maging consistent ka, kailangan sipagan mo, kailangan wag ka susuko, kailangan hindi ka hihinto. Marami. Hindi lang, kung mapapansin natin, sa Nlighten, hindi naman lahat nagpe-Facebook. Pero, bakit lahat kami successful? So, ibig sabihin, ang sekreto, alam namin yung bakit namin ginagawa ang Nlighten. Okay? So, about sa Facebook naman, since
nakilala ako sa pagpe-Facebook. Simple lang. Pagpe-Facebook, be consistent lang. Be consistent. Pinakauna, alamin mo kung bakit mo ginagawang Nworld. Then, pangalawa, be consistent sa mga posting. Hindi pwede perfectionist. Hindi pwede perfectionist. Kasi, pag perfectionist ka, kasi hindi ka perfecto. Hindi ka magkakamali. So, pag hindi ka nagkamali, hindi ka matututo. Tama, so, yun, guys. Walang kasimple yun. Dapa, bangon. Yes, di ba? Yes. Sabi talaga, tama. Blue Mamba. So, ganun lang sa Facebook. Gayahin lang natin yung mga ginagawa ng mga mentors natin. Kagaya ni Mr. Worldwide. So, sa ngayon, yun lang muna. So, mamaya ulit. Thanks for the tip, Mr. Facebook King. Galing. Thanks. So, daming inputs nun, guys. I hope you're taking notes. Again, this live feed is about taking tips from the top. Tippity-top. Cream of the crop of Nworld. So, right now, we're here in Prague. Nasa loob na kami ng Old Town. We just passed by Charles Bridge. Ang ginagawa namin ngayon, we're walking and naguubos kami ng crown dahil maraming crown na napapalit si AJ Liao. So, while walking, syempre, we're giving tips on how to become or how to be on top of your game dito sa Nworld. So, guys, ganda nung sinabi ni Mr. Edsel Flores, Mr. Facebook King, na tip. Okay? So, you need to hustle until it's become a lifestyle. Tama siya. Sa una, medyo mahihirapan ka. Sa una, medyo mag-a-adjust ka. But then, when you're doing it every day, okay? When you're doing it every day, mamamaster mo ngayon. And you're going to operate, okay, on a higher level. Dahil nga, lagi mo na siyang ginagawa. Nasasanay ka na. Okay? So, yun yung tip number 3. So, first tip is duplicate. Number 2 is you need to learn. Number 3 is you need to hustle. You need to hustle. Okay? Then, tip number 4. Bibigay ko na. Ilalatag ko na. Okay? Tip number 4 is you need to commit. You need to commit all the way. Kailangan committed ka in anything that you do. Katulad nung tutuloy ko lang yung shinare kanina ni Mr. Facebook King, yung why. Kailangan mong malaman yun kung bakit mo siya ginagawa, para kanino mo ginagawa yung Nworld. Ano yung reasons mo? What are your reasons? What are your aspirations? Okay? Kasi pag alam mo yung why mo, yun ang magpapalalim sa'yo. Yun ang yun ang mag-build ng foundation mo kung gano'ng kakalalim to. Dahil in everything that we do, nahihirapan naman tayo eh. That's how, ganun ang buhay. Life is unfair. Aminin natin yun. Life is unfair. So, gusto mong umasenso sa buhay, mahirap umasenso sa buhay. Gusto mong maging mahirap, mahirap maging mahirap. So, parehas lang. Pero, syempre, kaya nga natin ito ginagawa dahil gusto natin umasenso and mas marami kang magiging rejection kung gusto mong umasenso kaysa... Pagbalik na lang. Punta muna tayo. So, mas marami kang magiging rejections, discouragement, sa pagiging successful kaysa sa pagiging average. Dahil pag naging average ka, mas maraming taong average. So, you need to commit on being great. You need to commit na maging successful ka sa buhay. Okay? So, that's my tip number 4. Commitment. Okay? Anything you want to add, Mr. Blue Mamba, about commitment? They need to commit sa ginagawa nila. Sabi nila nung araw, the other word for success is commitment. Nice.
Yun ang short but sweet. Short and simple. Tama yun. Pansinin mo guys, wala naman naging successful na nag-quit agad eh. Wala naman naging successful na, di ba? Lahat na naging successful, they're committed to be successful. Just like yung kanina, yung example ko lang, naglalakad kami, nakita ko yung FC. Si Colonel Sanders, okay, he's 60 plus years old, depending, nagde-depend lang siya sa kanyang pension. Okay? 100 plus receive. O yung 100 plus na tries gumawa ng receipt para magawa yung perfect KFC chicken. Pero hindi siya nag-quit, nagawa niya yun. Thomas Edison, perfect example. 1,000 plus invention bago nagawa yung light bulb. Okay? Pero hindi siya nag-fail dun. Tinest niya yun. Kumbaga, 1,000 na yun, trial lang yun. Okay? So, marami at marami pang ibang mga successful na tao na hindi nag-quit. Okay? Kami. Diba? Pwede na kami mag-quit eh. Pero hindi namin ginawa. Dun sa mga nakakalam ng story namin. Diba? Walang, kumbaga, when we started yung N-word, grabe. When we started MLM, ang daming rejection, ultimo yung close friends mo, close relatives mo, family mo. Okay, pero we don't quit. Kailangan kasi patunayan namin na tama yung decision namin. I know, tumitingin dito si Mr. AJ Liaog, may gusto siyang i-add about commitment. Meron akong gusto i-add. Shout out sa lahat ng gusto ng pasalubong galing kay Sir. Yon, shout out guys. I-type mo yung pangalan mo dito. Bibigyan kita ng pasalubong. Yes. Made in Europe, guys. Thanks for watching sa mga nanonood. Maraming salamat sa support. Thanks Sir AJ Liao. Okay. Anything to add? Commitment, Mr. Edsel Flores. Commitment. Wala akong uncomfortable. Yeah. Yon, AJ. Narinig niyo kanina? Commitment is doing things even it's uncomfortable, no? Ginagawa pa rin yung isang bagay kahit na mahirap, nakapagod. Kailangan gawin kasi para sa pangarap mo, diba? Yes. Kung iisipin mo, sa araw-araw na ginagawa mo, naghahanap buhay ka. Hindi naman talaga ganun kadali kumita ng pera. Eh, lalo na yung pag-asenso, pag-yaman, pagbago ng buhay. So, mas lalo natin kailangan pagsikapan, pagsipagan. Iba kasi, pag napagod ng konti, na-reject ng konti, nahirapan ng konti, ayaw na. Di ba? Kinalimutan na yung mga pangarap nila, kinalimutan na yung why nila. Hindi nila naisip sa araw-araw na ginagawa nila. Ganun din naman, mahirap din naman. Pero ang tanong, worth it ba yung bumabalik sa kanila? Yes. Sa N-World, pag pinagsikapan mo, kung gaano kalaki yung binubuhos mo, kung gaano kalaki yung binibigay mo, doble, triple na nang ibabalik sa'yo. Correct, kaya, I agree. Pagbutihan nyo, pagbutihan natin. Thanks, Sir AJ. Ang ganda ng sinabi ni Sir AJ Liao. So guys, okay, to run down, number one tip is you need to, okay, duplicate. Two, second, need to learn. Third, okay, you need to hustle. Number four, fourth tip is stay committed. In it to win it committed. Okay, kumbaga burn the bridge, ito na yon. Wala ka nang babalikan. Pag ganyan yung attitude mo, ganyan yung mental attitude mo, ito todo mo eh, all the way. All in. No, bro? Yes. Isang accountant, isang nurse, dati artista, okay? Isang negosyante si AJ. Pero, di ba? We burn all our bridges. Kasi nga, ito na yun. All in. Kapag yun, ganun yung mentality mo, ganun yung attitude mo, ito todo mo lahat, everyday. Okay, wala nang babalikan eh. Okay, para... Sige, may i-add si Mr. Facebook King. Kumbaga, sa totoo lang, lahat naman tayo may babalikan eh. Pero kung iisipin natin yun, hindi natin magiging kagaya yung mga naging successful na mga mentors natin. Kung gusto natin, gayahin yung mga resulta ng mga mentors natin, kailangan gayahin natin yung commitment, yung mindset na meron sila, yung trabaho, kung ano yung ano, sila, ako hindi ko na ano, ang mindset ko lang dito, kumbaga do or die.
Yes. Grabe. Ano lang, success lang is the only option. Tama. Wala na iba. Tama si Coach Edsel. Kung may option ka pa, kung may iba-iba ka pa mga option, hindi ka na all the way. Okay? Kumbaga, yun yung yun ang pipigil sa'yo para maging successful ka. Kasi lahat ng galaw mo, hesitant ka. Nag-hesitate ka lagi. Dahil hindi ka nga sure eh. Hindi ka confident, hindi ka all in. Just like yung example ko dati dun sa live feed ko, pag nagpa-park ka, pag may nakita ka ng parking, doon ka na mag-park. Hindi ka na maghahanap pa ng iba-iba. Kasi hindi ka makapag-park ng maayos. Okay? So, ganun din dito. Okay, last tip. Thanks, Mr. Facebook King. Last tip. Panglimang tip. Tip from the top. Tip top, tipity top. Cream of the crop of Nworld is what I call massive goals. You need to have massive goals. Yung sobrang laking goals talaga na nakakatakot para every day when you wake up, yun yung naalala mo, yun yung nakikita mo. Okay? Paano mo malalaman kung massive na yung goals mo? Kung may goal ka, okay, 10 times mo yan. Kung ang goal mo kumita ng 1 million, i-goal mo to earn 100 million. Para yung galaw mo, pang 100 million. If your goal is to travel Hong Kong, okay, i-goal mo is to travel around the world. Okay, that's how you do massive goals. Kung ang goal mo to earn, okay, 1 million a week. Okay, i-goal mo 100 million a week. Ganyan nung mag-build ng massive goals. Kasi kung pipitsugin lang yung goals mo, average lang yung goals mo, yung effort na ibibigay mo, yung motivation na mangyayari sa'yo, maliit lang rin, konti lang rin. Kaya, napaka-importante ng goals natin sa buhay. Katulad kanina, ang goal lang namin kanina, Charles Bridge. Sabi ni AJ, doon tayo sa Prague Castle na. So, pumunta namin sa Prague Castle. Wala eh. Oh, massive. Dito na doon na namin. Baka mamaya, nakakatuwa, kakalakad. Magulat kami, nasa Munich, Germany na pala kami. Di ba? Di, just kidding guys. So, I hope you get my point na kailangan malaki ka talaga mag-dream big. Okay? By dreaming big, okay, you'll take big actions para makuha mo yung mga massive goals mo. Siyempre, bigyan ko kayo ng tip. Kung yung goals mo pinagtatawanan na ng mga tao sa sobrang laki, yun na yung isa sa mga senyales na malaki yung goals mo. Kasi masyado nang, bakit nila pinagtatawanan? Kasi tingin nila imposible. Pero sa'yo, nakikita mo through our vehicle, which is Nworld, achievable siya. Share ko lang goal ko. Katulad goal ko, ang goal ko is to have 20,000 unit apartments. Goal ko rin magkaroon ng aeroplano. I'm sure karamihan ng manonood dito matatawa. Pero after 10 years, after 15 years, yung galaw ko, yung hataw namin, yung hustling namin, sisigurado ko posible 'yon. Lalo na malaki yung goals ko. Kaya ito yung magiging motivation sa akin para humataw. At mapapatunayan ko yung mga nagdududa, yung mga haters, papatunayan ko sa kanila na mangyayari yung goals ko. Share mo nga yung massive goal mo, Coach Edsel. Massive goals ko, hindi ko alam, masyado na kasi akong nasanay mag-set ng massive goals eh. Ayan. So yung massive goals ko is tumita na at least 5 million per week. 5 million per week. 5 million per week, that's 20 million per month. Yes. Nung nagsimula ako dati, kumikita pa lang ako ng mga 50 to 100,000 a month. Pero ningal kami pataas, bundok eh. Pakita namin yung dinadaanan namin. Uphill to uphill.
Ayan. Okay. Back to, ano. Ayan. Nung nagsimula ako, ang kinikita ko lang is maliit hanggang sa nag-level up, 50,000 a month, 100,000 a month. Pero totoo yung sinabi ni Arthur, mag-set ka ng massive goals. Kahit ganun palang kaliit yung kinikita ko, nag-set ako dati. 1 million? 1 million. 1 million per month. Pero hindi nangyari. Pero hindi ako nalungkot. Kasi, kaya, dahil hindi nangyari. Kasi anong nangyari? 1 million per week. Boom! Ganun pala yun. Ganun pala yung effect nun. Yes. Yung pag-set that's ng massive goals. That's the power goals. Of setting massive goals. Grabe. 1 million per month, nalungkot ka kasi hindi nangyari. Ang nangyari, 1 million per week. Ganun kasi. Okay. That's true. Kasi, it will prove yung mga tax payment ni Mr. Edsel Flores. Talagang 5 million per month yung gross niya. Per month, that's per month. Laki. Ang laki ng contribution niya sa bansa natin, guys. Yun yung isa sa mga added features. Okay, added, kumbaga, added achievement. Yes. Ang matatawag namin, when you're earning too much, you can contribute sa ating government, sa ating pa. Hindi lang sa family, guys. Buong Pilipinas yung contribution. Di ba? So, you need to get massive goals. Okay, set massive goals. Hindi mo. Pakita mo yung dinadaanan natin. Hinihingal ka. Bundok. Nung pumunta kami last one year or last two years, sinegway namin to eh. Segway. Pero ngayon nilakad namin. Grabe. Morning exercise. Pero hindi namin tinignan na ano, na mahirap. Tinignan namin na posible at kung kaya ng iba, kaya din namin. So ganun din. Yes. Ganun din para sa business natin. Sarap. Guys, biruin mo ah. Para lang makita nyo yung whole city of Prague, inakyat namin yung pinakamataas na area ng Prague. Yun, kita mo yun yung parang little Eiffel Tower ng Prague. Okay, akyat ko pa kayo para makita nyo yung view dito. So this is the whole city of Prague. Or sa Europe, ang tawag sa kanya, Praha. Beautiful. Guys, thanks for the like. Thanks for the love. Thanks for the heart. So, that's our number 5 tip from the top. Okay. So, 5th is to have massive goals. Hingi akong konting tip kay Coach AJ Liao. Hi. So, number 5, Coach, is to have or to set massive goals. Yun ang last tip natin. All tips right. From the top. Well, about massive goals, okay, sige, itong share ko. I have here, I don't know how you will accept this, but kanina, di ba sabi ko, shoutout dun sa mga gusto ng pasalubong. Yes. O, ito, sige. Dito ng Coronas. Ito. So, I have here their local currency. It's called Coronas or... Corona. Crown. Crown. Kung ano man tawag dito, basta meron ako nito. Bigyan natin to. Bigyan okay. Natin to sa taong gusto ng pasalubong. Bakit? Gawin mo itong isa sa mga goal mo. Na time will come, year after, 2 years after, or 7 years after, ikaw naman mismo makapunta rito. Para sa susunod, hindi ka lang nanonood through Facebook Live, kundi nakikita mo in your own eyes yung mga nakikita namin dito. Tulad yan, dito, talikod tayo ng konti. Behind me, sa likod ko, yung Prague Castle. So, hopefully, kung sino makakakuha nito, bigyan natin bas-bas. Yes! Ikaw na yung susunod na makakapunta rito. So, i-goal mo to. Sama mo to sa mga massive goals mo. Alright? So, okay. Sir Arthur, bigay mo to kung kanina man...
Alright. Kung sino yung magko-comment ng pang walo, pang walong comment na N-word all the way, yung pang 8 na comment na N-word all the way, okay, Biba Kingsman, bibigay ko yung pasalubong ni Sir AJ Liao. Grabe, may bas-bas to ni Sir AJ Liao. Malay mo, di ba? Huwag na natin malay mo kasi posible, ilang kaming nandito, we're 22 na nakarating dito. So hindi na siya chamba. And it's my 6 time na makarating dito sa Prague. Si AJ, pang ilan mo na AJ? 4? Pang 4 na ni Sir AJ Liao. So hindi na siya chamba. We made it. So comment mo dyan, N-word all the way, Viva Kingsman.